sa video natin ngayon, pag-usapan natin yung 10 red flags of a bad company. So kapag immigrant ka, ang talagang isa sa greatest priorities mo ay makapagtrabaho ka agad. Pero along the way, we should also be cautious kung anong company ang papasukan natin. Lalo na kapag meron ka rin lang options, kung may options ka na several companies ang pinagpipilian mo, medyo pagpilian mong, galingan mo yung criteria kung paano mo pipiliin ang pinaka-the best na, na company. Starting a new job can be very, very exciting. Siyempre, bagong immigrant, magkakaroon na ng trabaho, but at the same time, it's also important to land in a positive work environment. So, hindi mo pwedeng basta lang magkatrabaho kahit mukhang impyerno yung work environment mo, okay lang yun. Hindi yun okay, syempre hindi okay. So there are some big warning signs that can tip you off to a bad company culture. Pag kung marirecognize mo lang itong mga red flags na sinasabi ko ngayon, maaaring maiwasan mo ang potential headache, di ba? Hindi sasakit ang ulo mo araw-araw, and find a workplace that fosters growth and success. Yan mo, yung tipong masasabi mo na kabago-bago ko pa lang dito, ang ganda-ganda ng trabaho ko, dito na ako magre-retire. So kung ganyan ang approach mo sa buhay, mukhang nakachamba ka, para kang nanalo sa loto dahil sa bagong employment mo. So tingnan natin yung mga red flags na yon. Kung sakali man na hindi maganda ang company pinasukan mo, maaaring may mga indications. Ang number one indication is high turnover rate. I-research mo kahit papano ang turnover rate sa company mo. Ito ba yung company na after 6 months, nilalayasan na sila ng mga workers nila? Mataas ba ang turnover rate nila, kaya mataas din ang pagtanggap ng mga bagong empleyado? Because a company with high turnover rate could be a sign that employees are unhappy or overworked. Maaring mag-lead ito sa instability o kaya lack of knowledge within the company. Dahil ang lagi mo nalang focus ay yung trabaho, yung expectation ng boss mo, at kapag hindi mo na-meet yung expectation, iti-threaten ka na either kakaltasan ka ng sweldo or tatanggalin ka sa trabaho. Ang pangalawa ay yung unrealistic expectations and deadlines. So if a company is constantly setting unrealistic expectations and deadlines, it can be a sign that they don't respect their employees' time or well-being. And this can lead to a lot of stress and burnout. Ang classic example nito, kung siguro na basa niyo na rin yung sa news o napanood niyo na sa TV, na may isang branch ng chicken company diyan sa Pilipinas. Alam niyo na ang sinasabi ko, kasi Happy Bee ang kanilang mascot. Na yung mga bagong empleyado nila ay pinaka-house to house nila para magpa-order. Whether it's true or not, medyo unrealistic yung expectation na yon, na para lang makapag-meet ng mabit yung kanilang expected na sales, yung mga bago nilang employees kailangang mag house to house para lang magpa-order. Number 3, micromanagement. Ang micromanagement talaga, kahit ako personally, I really do not like micromanagers. I love my employer, I love my supervisor, pero kapag minamicromanage niya na ang buhay mo, na every step of the way, gusto niya siyang masunod, gusto niya, yung mga gusto niya ang susundin mo, pangit yun. So, micromanagement basically is when the manager constantly monitors and controls their employees' work. Wala silang tiwala sa inyo. And this can be very stifling and can lead to a lack of creativity and productivity. Kasi, hindi mo naiisipin maging creative. Ang importante nila, i-beat mo yung deadline. Kailangan mong gawin na lang yung mga gusto nila. Number 4, lack of transparency. A company that is not transparent with its employees is likely hiding something. So, kung hindi sila open book, yung kanilang libro talaga ay may mga classified information at hindi mo dapat malaman yung nangyayari sa other side ng company mo, maaaring magdulot ito ng distrust and suspicion. For example, mayamang-mayaman ang company mo pero hindi dinidisclose sa inyo kung saan nagagaling ang pera. Number 5, poor communication. If a company has poor communication, it can lead to a lot of confusion and frustration. And this can also make it difficult to get your job done and can create a lot of conflict dahil sa poor communication. Yung tipo ang supervisor mo, hindi ka naman kinakausap personally, kundi ini-email ka na lang. At dun sa email, ang email content, puro all capital letters at saka napakaraming exclamation points.
anong gusto mong sabihin nun? Diba? Galit siya. Number 6, no work-life balance. So, sabi nga niyan, pangit yung sitwasyon na all work and no play. Diba? Mga tao naman tayo. Mga mortal at normal na tao tayo. So, a company that expects you to work all the time is not a good place to work. Really. It's important to have a healthy work balance so that you can avoid burnout. So, ano yung nagbibigay ng healthy work-life balance? Maaaring isend kayo sa mga trainings, maaaring isend kayo sa mga seminars, maaaring may mga socialization events sila, maaaring magkaroon sila ng mga recognition ng mga tao, o maaaring meron kayong mga huddle, halimbawa Friday morning huddle. Pangungumusta lang, kukumustahin yung mga empleyado, o ano ang nangyari sa inyo this week, ano ang pinakamabigat, ano yung sa tingin nyo kailangan nating baguhin o i-modify para mas maging magaan, mas maging productive, at mas maging efficient ang trabaho ninyo. So, kung may mga ganyang sitwasyon, bahagi na yon ang tinatawag na work-life balance. Pero kung ang ginagawa ng boss mo ay, ala, trabaho, takbo na. Dapat on time ka. On time kang pumasok, on time kang lumabas. Medyo problematic yung sitwasyon na yun. Another one is toxic workplace culture. So, a toxic workplace culture is one that is hostile, negative, or discriminatory. Yung mga tipong may mga brats sa loob ng work environment. May mga sip-sip, di ba? Mga pasip-sip sa boss. O kaya yung iniitsapwera ka, siniset aside ka, as if hindi ka nag-i-exist. Usually, na-experience yan ng mga Asians na empleyado in a new work environment here in the United States and in other parts of the world. Pero kailangan nating maintindihan na hindi lang nangyayari yan sa mga Asians. Kasi kahit sa ibang lahi, nangyayari rin. So, yung toxic workplace culture can lead to a lot of stress and can make it difficult to come to work every day. Yung tipong you feel that it's that life is just dragging you to wake up. Pagising mo kinaumagahan, sasabihan mo, ay, andito na naman tayo. One stressful day na naman. One long day na naman with my boss or with my coworkers. Kapag ganyan ang lagi kang nag-wine, ang environment mo toxic. Isang indikasyon yun. Number 8, lack of training and development. So, a company that doesn't invest in training and development for its employees is not a good place to work. Kasi, hindi sila concerned na matuto ka pa. So, ang training and development, in-offer yan para mas mag-grow yung mga empleyado. Because can you imagine if you've been in the company for the past 15 years? Burong-buro ka na. Kumbaga sa isda, masarap ng ulamin dahil natunaw ka na sa asin. So, yun ang doon. Kailangan natin ng breather once in a while. Kailangan natin ng bagong training. Kailangan natin mag-update. Especially in terms of technology. So, karamihan sa mga natin ngayon, sa mga trabaho natin ngayon, ay mga technology dependent na. Or technology integrated in the age of AI. So, ang artificial intelligence, malaki na ang contribution nito o ang influence nito sa mga trabaho natin. Kailangan nating aralin yun. Hindi pwedeng pagdating ng ChatGPT ay alam mo na kaagad. Number 9, unprofessional leadership. So, unprofessional leadership can take on many forms too, such as being rude. Yung mga boss na rude, disrespectful, unethical, ipapahiya ka sa office, ipapahiya ka sa mga katrabaho mo, or isi-single out ka. This can create a lot of problems within the company. And finally, ethical lapses. So if a company is known for ethical lapses, it's a good idea to stay away. Ano ang mga example ng ethical lapses? Fraud. Na-involve na ang company mo sa fraud. Or paulit-ulit siyang na-involve. Environmental damage. Walang proper sewage system ang company mo. O kaya ang produkto ng product line nyo nakadepende sa kung ano ang may offer ng environment. Kahoy,
lupa and so on and so on. You are in a mining company na sinisira nyo ang ano ang isang lugar. O kaya mga safety violations, mga problema sa safety violations na hindi hindi ma-meet yung mga yung expectation ng Bureau of Food Industry, for example, hindi ma-meet yung expectation ng Department of Health. Itong mga ito ang tawag natin diyan ethical lapses, at hanggat maaga, kung maaari, maghanap ka na ng bagong trabaho kasi hindi sustainable ang trabaho mo dyan sa company na yan dahil sa mga red flags na present sa company mo. Hanggang sa muli po, maraming salamat.